Hello po muli, nagbabalik po ang inyong lingkod, si Blessed Farmer TV. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. San man kayong dako ng mundo sa oras na ito, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, nagbabalik ang inyong lingkod upang minsan pa talakayan natin ang pinakamagandang tema na pag-uusapan po natin patungkol po sa Panginoon Diyos kung papaano po niya tayo tinuruang manalangin. Ayan po. So, bago tayo magpatuloy ay mega shoutout po. Ayan. Si Doktora Arely Jocelyn De Jesus. Shoutout sa iyo, Doktora. Manatili ang iyong kagandahan at si Nanay Bebe Vlogs ng Dubai. Ayan po, shoutout po Nanay Bebe. Salamat po sa inyong mga comment, sa inyong patuloy na panonood sa ating pong channel. Nawa po ay ma-inspired kayo at patuloy kayong manood pa dyan sa lugar ng Dubai. Ganun din ay shoutout po sa Pico Family ng Doctors Hospital, Cabanatuan City. Shoutout sa mga taga National Plastic Company. Ang mga taga Saudi ay ako'y patuloy na bumabati sa inyo ng mapagpala at nawa ay datnan kayo ng ating message at ang ating video na ito na nasa maayos na kalagayan. Nagpapasalamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay at patuloy na pag-subscribe sa ating channel. Mga kapatid, road to 200 subscriber na po tayo. Nagpapasalamat po ako sa inyo at alam ko po hindi lamang pag-subscribe kung hindi sinisilip nyo rin at napapanood nyo rin po ang aking pong mga upload na may kaugnayan po sa ating Panginoon. Nawa ay maging o makapulo tayo ng ilang mga aral sa mga salita ng Diyos. Kaya ngayong araw po na ito ay ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa panalangin. Ayan. Ito po ay pinamagatan kong ugnayan. Alam ko po lahat kayo ay marunong manalangin. Lahat po tayo nananalangin. May mga pagkakataon lamang na baka minsan nami-misinterpret natin ang mga panalangin natin. Na kung minsan ay parang nagsasawa na tayo o walang nangyayari ba sa panalangin. O kaya minsan naman, isang panalangin mo lang, sinasagot ka na ni Lord. Kung natandaan niyo po ang mga past video ko, ay ang panalangin po ay sabi ko ay binubuo ng tatlo. Yes, no, tsaka wait. O, yan pong tatlo na yan ay kabilang po doon sa panalangin natin sa Panginoon. So, tinuruan tayo ng Panginoon. Kasi tinuruan din niya ang kanyang mga alagad. May nagtanong kasi ng alagad sa kanya, Panginoon, paano po bang manalangin? Yan. So kaya, yung panalangin po ng Panginoon ay matagpuan sa Mateo chapter 6 verses 9 to 13. Ano? At ito po ay pinamagatan ko ang ugnayan. So talakayin po natin. Ano? Isa-isahin po natin. So sa ugnayan na ito, meron po akong tatlong P. Three P's. Hindi ko ba sa Pilipinas po ay mayroong miyembro o may samahan ng four P's. Ito po ay ayon naman sa aking version. Itong Lord's Prayer ay three P's. Ano-ano kaya itong three P's na ito? Tagalog lang po ito, ano? Tagalog. Tatlong letter P. Ayan.
3 P's. So, dito po sa unang P, ano? Unang P, matagpuan po natin sa Mateo chapter 6, verses 9 to 10. Babasahin ko po. 9 to 10 ng chapter 6, ganito po ang sinasabi. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ayan po. Ito po yung unang P. Ano? Yan po yung unang P. So, bakit unang P? Anong sinasabi dito sa 9 and 10 na verses na ito? Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Anong napansin niyo po sa dalawang talata na ito? Kung hindi para sa Diyos. Sa Tagalog, o in Tagalog, tatawagin natin yung letter P ay papuri sa Diyos. Pagsamba sa Diyos. In English, adoration. Kumo sabi ko at tatlong P, to pagsamba, papuri sa Diyos. Yan po yung una. Kaya tingnan natin yung panalangin natin kung saan nagsisimula. Dapat po magsimula sa pagpupuri sa Kanya. Ano? Pagpupuri muna. Huwag muna kayong hihingi. Ano? Huwag muna kayong hihingi. Unahin muna natin purihin, pasalamatan ang ating Diyos na lumikha sa atin. Yan po itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung tamang panalangin. Alam ko po lahat kayo nananalangin. Pero tingnan po natin kung nasa ganitong order yung ating panalangin. Ano? Una, pagsamba, papuri sa Diyos. Aho. Verses 9 and 10. Matagpuan natin yan. Anong susunod? Una, papuri. Pangalawa ay pag-amin sa kasalanan. Yan, pag-amin. Saan matagpuan ito? Matagpuan natin sa Matthew chapter 6, verses 11 to 12. Ano sabi dito? Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin nagpapatawad sa may mga utang sa amin. Yan, ulitin ko po. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin nagpapatawad sa may utang sa amin. Mga kapatid, ang pangalawa'y pag-amin sa kasalanan. Una, papuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Pangalawa, pag-amin sa kasalanan. Kailangan pala kasama sa panalangin natin, sa tuwing mananalangin tayo, na tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, aminin natin, mayroon tayong kasalanan. Amen. Aminin po natin na tayo nagkasala. Pag hindi po natin inamin yan, baka magtagal-tagal ang kasalanan na yan, baka magkaugat pa yan, delikado yan, baka ibinaon pa sa pinakamalalim na dagat, pinakamalalim na lupa, hinukay mo pa para lang hindi maamin ang kasalanan na yun. Lampas na po ako dyan. Inamin ko na po yung pinakamalalim na kasalanan ko sa Diyos at sa aking pamilya at sa aking kapwa, tao na nagawan ko ng kasalanan. So, dapat po, ganon. Papuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos, una. Pangalawa, pag-amin sa kasalanan.
na binabanggit sa verses 11 and 12. Siyempre, pag-amin sa kasalanan, kasama na rin yung paghingi mo ng pangangailangan mo sa araw-araw. Ano sabi sa verse 11? Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. O, bakit araw-araw ang sinabi? Bakit kaya hindi binanggit dito at sinabi ng Panginoon na ibigay mo yung pagkain namin sa buong isang taon? Bakit? Bakit po? O bakit kaya kahit isang linggo lang? O kaya sa isang buwan lang? Bakit po kaya araw-araw? Ginawa po ng Diyos, itinuro sa atin, na sabi niya araw-araw, kasi ang tao makakalimutin. Baka mamaya bigyan ka na isang taong pagkain mo, pangangailangan mo, hindi mo na siya maalala. Kaya itinuro ng Panginoon sa mga alagad na itinuro naman sa atin, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw. Kaya mga kapatid, mga magulang, mga kapwa ko na nananampalataya sa Diyos, huwag niyong problemahin ang araw ng bukas. Problemahin niyo ito pag dumating na. Kaya kasama ito araw-araw para hindi ka makalimot, hindi rin ako makalimot sa Diyos. Amen. Papuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos, una, pangalawa, pag-amin sa kasalanan at paghingi sa Kanya ng ating pangangailangan. Tama yan. Ang tao masawain. Pagka marami na yan na makakalimutan ay nagbigay. Di ba? So kaya nga yung ating mga ninong at ninang, ito yung Pasko lang ano. Isang araw lang natin naalala. Kaya nga sabi, dapat araw-araw ay Pasko lagi para si ninong at ninang maaalala. O di ba? Ganun lang yun eh. Napakagaling talaga ng Panginoon. Iba talaga ang Panginoon. Di natin kayang arukin ang kanyang katalinuhan at wisdom. Wisdom. Yeah. So, sa pangatlo, ano ang sabi ng pangatlo? Kung number one, may papuri, pagsamba sa Diyos. Pangalawa, pag-amin sa kasalanan, paghingi ng ating pangangailangan. Pangatlo, sa verses 9, chapter 6, verse 13, ganito ang sinasabi. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Ulitin ko po, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Ayan. Na alam niyo na po ba, ako ni pangatlo, yung una, papuri, pagsamba sa Diyos, pangalawa, pag-amin sa kasalanan, paghingi ng ating pangailangan, at pangatlo, binabanggit dito, ang pagpapasako. Yan. Yung una, adoration, papuri, pagsamba, pangalawa, pag-amin, pangatlo, pagpapasakop. Ibig sabihin, nagsimula tayo sa Diyos, kailangan magtapos tayo sa Diyos din. Natin ilalagak lahat. Isipin niyo mga kapatid, kaya mo bang protektahan yung sarili mo? Hindi, di ba? So, kailangan ibigay natin sa Diyos yan. Tayong mga OFW. Paggising ng umaga, ang ating panalangin. Samahan mo, tulungan mo ako, Panginoon, sa aming trabaho at pupuntahan ngayon. Bigyan ako ng kalakasan. Di ba? Nagpapasakop ka sa Diyos. Isinasangguni mo sa Diyos. Kung may plano ka man, bigyan mo ako ng magandang plano at maganda kaisipan upang magampanan ko ang aking tungkulin bilang isang OFW. Bigyan ako ng malakas na pangangatawan upang hindi ako ma-absent at yung aking susweldo ay maipadala sa pamilya.
upang mas malaking pantulong para sa kanila. Hindi ba napakasarap nun? Papuri, pag-amin ng kasalanan, pagpapasakop sa kanya. Ngayon po, yung alam nating panalangin na dati, ano po bang nangyayari? Baka ang nangyayari po, baka yung puro number 2 lang. Ano? O baka nga wala yung pag-amin sa kasalanan, eh, puro yung paghingi lang. Eh. Pengi ako noon, pengi ganito. Bil mo ko noon, bil mo ko niyan. Mga kapatid, ito yung practice ng Panginoon. At ito rin ang itinuro para magkaroon ka ng tamang panalangin sa mga disipulo. Tayo po ay mga disipulo ng Diyos, Jesucristo. Dapat maging tama po ang ating panalangin upang hindi tayo malihis sa kanyang nais. Kaya kung minsan sabi ko sa inyo, bakit merong oo, hindi, at saka maghintay. Baka mamaya ang panalangin natin ay hindi akma dun sa tamang itinuro sa atin ng Panginoon. Pero iba naman, tama yung kanilang itinuro panalangin ng Panginoon kaya sinagot agad. At mayroon na palahingi kaya nangyayari. Wait. Baka hindi mo pa natutunan ng lahat. Kaya maghintay ka. Titingnan ko kung hanggang kailan ang tiyaga mo. At kung hindi para sa iyo, hindi ito pagkakaloob ng Diyos para sa iyo. Naulit ko, pagsamba, papuri sa Diyos. Pangalawa, pag-amin sa kasalanan, paghingi para sa ating buhay. Pangatlo, pagpapasakop dahil siya ang may-ari ng lahat. At paano natin isa sa pamuhay? Kailangan tayong mag-pray araw-araw. Inuulit ko, kailangan tayong manalangin araw-araw. Dapat nasa tama ang panalangin. Yung tinuro ng Panginoon, subukin niyo po. May magbabago sa buhay mo kung susundin mo ang itinuro ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, nawa may napulot kayong aral sa oras na ito ang itinuro ng panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.